Hello mga kabarangay, ako si Juan at muli ako nagbabalik para sa ating segment na Alam Mo Ba? Ngayon ay pag-uusapan natin ang pangatlong bumubuo sa isang subdivision. Ito ay ang amenities. Pero sa amenities, unahin muna natin pag-usapan ang multipurpose facility. Ang multipurpose facility ay isang malaking struktura na kaya maka-accommodate ng pagtitipon ng maraming tao at kaya mag-host ng iba't ibang kaganapan. Tulad ng mga sports, concert, trade shows, exhibit, party, meeting, educational program, programang may kaugnay sa medisina, evacuation center, at iba pa. Ito ay lugar para sa sentro ng libangan ng isang komunidad na pwede sa mga bata, kabataan, at matatanda, pati na rin ang mga hayop ay pwede din. Ang pundasyon, sahig, poste, bubong, kuryente, drain system ang kailangan ng isang multipurpose facility. Karaniwang gawa sa bakal at kongkreto ang isang struktura para ito ay matayo. Ang mga bakal na gagamitin ay nakadepende sa design ng engineer at nakadepende ito sa laki at klase ng lupa na pagtatayuan. Ito ang nagsisilbing buto ng struktura. Kailangan ay matibay ang pundasyon at footing nito at naaayon sa standard design at computation ng permanent loads, carrying loads, wind loads, at seismic, lalo na't maraming fault line ang Pilipinas. Ang kongkreto ay nagsisilbing binder na nabubuklod sa mga materyales para maging matibay na tulad ng bato. Ang haligi o poste ay sumusuporta sa struktura sa pagkarga nito ng load na galing sa mga beam o biga. Ang bubong ang bumubuo sa isang struktura para hindi mainitan o maulanan ang mga end user. Ang multipurpose facility ng Lumina ay karaniwang katabi ng basketball court o di kaya ang basketball court na mismo. Talagang nga namang, there's no place like home. Kapag nakita mo na ang multipurpose facility ng bago mong tirahan, at lahat ng yan ay nandito na. All in one Lumina, everyone's home. Mga kabarangay, gusto nyo pa ba ng karagdagang kaalaman tungkol sa loob ng Lumina Community? Abangan nyo sa susunod na video ng Alam Mo Ba? Dito lang sa Lumina Official.